Patok daw sa ating mga kababayan ang ramen na nagmula pa sa Japan. Kaya naman ating titikman ang kakaiba nitong kasarapan. Hindi basta-basta ang paggawa ng noodles, isang pagkaing Chino na napamahal na rin sa ating mga Pinoy. Pero ibang level daw ang pagkahumaling ng bansang Japan dito. Debate pangaraw kung may tuturing ang usapin kung paano napakilala sa bansa ang noodles, lalo na't dating kilalang kaaway ito ng China. Di man malino kung saan ito galing, ngayon tag-ulan, isa naman itong masarap at mainit na opsyon. At sa ating next food trip, hahanapin natin kung saan ito the best na matitikman. Ano ba ang tinutukoy ko? Eh di ang ramen! Ang pangalang ramen maaali raw nagmula sa lamian, na ang ibig sabihin sa Chinese ay hand-pulled noodles. Pwede rin ito sa salitang Chinese na lo mian, na ang ibig sabihin ay to stir. Pero ano man ang kasaysayan nito, ito ang sigurado. Ang patuloy na pagsikat sa mga ramen house dito sa Manila. At para samahan ako sa food trip na ito, game ang katulad kong half Chinese na kapuso star at ramen lover na si Ken Chan. Next stop, dito naman sa Quezon City kung saan ang ramen walang sabaw. Eh parang gusto ko ng burger. Hindi tayo pwede mag-burger kasi ramen nga tayo ngayon, di ba? Pwede nga tayo mag-burger. Ramen. Eh, kung gusto nga ng burger. Eh, ramen. Kailangan ramen. Eh, kahit na ramen burger. Ramen. Burger! Presenting ang kakaibang ramen and burger in one. The ramen burger is originally from Japan, and it's a regional specialty, so you don't find it in every location. And when we were doing research for our ramen restaurant, we thought it was very unique, so we wanted to bring real Japanese food to the Philippines. And since it's Japanese ramen made portable, it looked like it was a perfect match. Siksik ito sa mga sangkap na present din sa ramen. Pinalinamnam pa ito ng dalawang uri ng sauce. Ang karamiso na gawa sa miso at may kaunting sipa ng anghang at ang shoyu o ang dark soy sauce. Ang karne maaaring kakuni o pork belly o di kaya ay chashu o pork asim. Ginigrill ang ramen na nakahulma sa isang metal ring para magmukhang burger patty. Binubudburan din ito ng sesame seeds. Gaya ng burger, niluluto ang magkabilang side nito. Pagkatanggal sa hulmahan, papalamanan na ito ng ramen toppings kasama na ang karne. Kung pa-shoyu man o karamiso ramen burger ang inyong pipiliin, sigurado ma-enjoy niyo ang portable ramen na ito na may bibili sa halagang 180 pesos. Para talaga siyang burger, no? Mm-hmm. Tapos, kung ano yung nandun sa ramen, nandito din na rin lahat, pati yung lasa. Kapag on the go ka, gusto mo ng ramen. Okay na, kahit hindi ka na magsasabaw. Ito na lang, pwede na. Pwede na. Banyaga man ang pinagmula nitong ramen kung sa pasarapan, aba, eh hindi ito magpapahuli sa panlasa nating mga Pinoy. Kaya subukan na dahil siguradong kagigiliwan ito, malamig man o mainit ang panahon.